Hi guys! Ang bida po today ay ang aso naming si Pau Pau. This is her journey to motherhood. Check up ni Pau Pau ngayon. Mga anak na siya. Buntis kasi yung aso namin. It's raining. Open window lang tayo. It's raining. Di na siya makaakyat ng kotse kanina. Kinarga na nila. Dapat pinidyoan mo na. Hindi ko na videohan. Nag-give up na siya eh. Nakatungtong lang yung dalawang kamay niya sa taas. Hindi na siya makaakyat. Yes, nandito na kami sa animal house. Magpapa-x-ray po kasi siya. Kasi sabi ho ng vet niya, kailangan po siyang ma-x-ray to make sure na okay po yung mga doggies po sa loob niya. Eto na, sa loob na po kami. Naiirita po siya kasi hindi po siya familiar sa lugar. Kaya medyo nag-aamoy-amoy po siya ng paligid. Tsaka meron po siyang naririnig. Naririnig po niya yung pusa. Curious po siya kung ano po yun. Yes, it's her turn. Papasok na po siya, magpapa-x-ray na po siya sa loob. Bumalik na po kami sa Blessed Veterinary sa May Muñoz para ipakita po ang result ng mga x-ray niya. Ito na po ang result. Nakita po sa x-ray na meron daw po siyang 5 doggies at saka hindi pa raw po siya manganganak. After 8 days, hindi po siya marunong umire. Pumutok na po yung water bag niya sa bahay, kaya tinakbo na po siya ng asawa ko at saka ng mga bata sa Blessed Veterinary Clinic sa Muñoz. Ininjection na po siya ng pampahilab. Kaya lang, pag naghihilab, ganyan lang po ang reaction niya. Kaya pinagtatawanan po siya ng mga doktor at saka mga vet po sa loob. Kasi ho, nagpapakit lang po siya. Hindi na raw ho kakayanin, kailangan na raw po siyang i-cesarean. Naku, malaking gastos po yun. Dito na sedate na po siya, kaya ayan, nakanganga na. Nalagyan na rin po siya ng anesthesia. Lawit pa po ang dila. Tulog na tulog ata, pero half awake naman po siya. Ayan, sinishave na po siya, pre-prepare na siya for cesarean. Kasi dapat walang buhok para hindi ho magkaroon ng infection. Bawal na po kami sa loob after po niyan. Hindi ko na po inattach dito yung part na sinisies siya kasi bawal po sa YouTube maglagay ng mga madudugo. Ito po ang kanyang mga puppies, 5 po sila. Kaya lang yung isa po, hindi ho nabuhay kasi naipit nga po nung hindi siya marunong umire. So, nung nilabas yung last puppy, eh patay na po yung isa. Pero 5 po ang anak. 3 girls and 2 boys. Kaya lang ang nabuhay, eh 2 boys and 2 girls na lang po. Ayan po yung mga puppies. Isa-isa pong pinicturan lang po. Hindi ho kasi kami pumasok. Yung vet na po ang nag-take ng mga pictures ng mga aso. Ito po yung mga puppies. Kinunan po ng picture ng vet na nagpaanak sa aso namin. Kaya kung maghahanap po kayo ng veterinary, dyan po kayo pumunta sa Blessed Veterinary. Dyan lang po siya, malapit lang po siya sa Muñoz. Napakabait po ng mga vet dyan. Very accommodating at saka friendly po ang mga doktor dyan. Dito naman po, tinuturuan po nung doktor o nung vet na nagpaanak sa aso namin yung dalawang anak ko kung paano po nila i-feed yung mga baby, kung paano nila ilalagay sa breast ng aso para hindi magutom yung mga aso. Ayan, dito po makikita nyo, nilalapit po nila yung mga puppies sa breast ng mommy doggy. Gising na po yung aso namin. Groggy pa siya dyan. Inuwi din po namin siya right after niya pong manganak at saka nung medyo nagising na yung aso namin. Ito po ang mga anak ni Pau Pau. 4 na bagong member ng aming pamilya. Mga maliliit na Siberian Husky. Mga apo ko na raw po ito. Thank you for joining us on Pau Pau's Motherhood Journey.
And don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po!